Yo, guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, grabe, mag-update tayo ngayong araw ng Lunes. Walang pasok ngayon, pero ang lupit, mga idol, nang nangyari, mga lodi. Ayan na nga, grabe. Kamusta? Kamusta yung mga portfolio niyo? Siguro, pag-ising nyo, nakasmile kayo lahat. No? Nakasmile ba kayo? Ako, pagkagising ko, pupunta kami ng, nagbayad kami ng huli. Nahuli ako nakaraan, walang helmet, so nagbayad ako City Hall. Pero grabe mga idol, no? Umabot ng 82. Tama ba? Nag-82? Hindi, 81.9. Grabe naman yan, 81.9. Naumpog pa sa 82. So 81.9, unting-unti na lang, 82 na, oh. Mga lodi dito, oh. Kitang ko nga. 82. Saktuin mo, yan, oh. 82 na, grabe, oh. So babalikan niya yan, mga lodi. It's either mamayang gabi o mamayang hapon or ngayon na, mga lods, no? So 82,000 almost, no, ng ating BTC. At grabe po, at yung ibang mga coins is talaga nag-pump, mga lodi, no? Ito, papakita ako sa inyo. Kung ang Bitcoin, nag-pump siya na nga sa 7 days, 18% o alos 20% na to, no? Ethereum, 29%. Grabe, alam nyo, ang lupit ng Doge. Tignan nyo yung nangyari sa Doge. Ha? Halos 100%. Grabe to. Kung dito ko nilagay lahat ng portfolio ko, malupit na sana. Pero syempre hindi. Malaki yung ano natin dyan. Isa sa mga pinakamalaking invest natin nasa Doge. Na alam nyo naman yan, di ba? Yung tatlong pinakamalaki kong invest. Dogecoin, XRP, and Shiba Inu. At yung Shiba Inu, grabe din mga lodi, 56%. Ang tinaas, grabe, no? So, dalawa sa mga medyo malaking invest natin, isa, nag-pump na nga lampas 50%. Ito, halos 100% na yung Dogecoin. Di ba? Grabe, 17 pesos. Nung binili natin yan, 3 ba o 4 max natin? Dito yung banda, syempre. Ayan, mga dito. Oh. So, yan, mga ganyan. 4. Oh. So, ngayon, 17 na. Gravities, di ba? So, paldo na. Paldo na, mga lodi. Yung mga sumabay sa akin, siguro. Nung nakikita nila na, uy, meron palang Doge ko yung Jeblo. Ah. Syempre. Pero sinasabi ko kasi, sarili kong research yan. Pwede nyo namang i-search yan ng kayo. Para malaman nyo kung ba't ko siya nagustuhan or ba't ko siya binili or bakit dapat hindi yun yung binili ko. Kayo yung makakaalam sa sarili nyong search, mga lodi, no? So, wala, kailangan nyo mag-jor o do your own research. Pero ngayon, kita natin lahat nagpa-pump. Halos kulay green po ang lahat. Pepe, grabe, lampas din. 50% din. O, 54%. Yung Petch AI natin, yung pet natin, 32 lang. 32. Pero mataas na rin niya. Okay niya kaysa hindi. Diba? So, ano pa ba yung mga coins na hawak ko? Tingnan natin. B-Chain may 31%. Solid to. Meron ako niyan dati ngayon. Wala. Yung Bonk. Oh, grabe. 44. Tapos yung Plokey. Grabe. 47. So, yung mga meme coins na hawak natin. Medyo okay, ha? No? Medyo survivor. Malupit. Mga idol. So, hindi lang yan. Marami pang mga nagtaasan. Sui. Polkadot. Ano pa ba? Itong Kronos, oh, grabe, 96% din, no? Halos sinabayan niya yung Dogecoin kasi nakita si ano, eh, si ba yun? Si Dana White, eh. Dahil kay Dana White siguro to, no? Tapos ano pa ba mga lodi, grabe yung ating maraming mga coins ngayon na medyo na hype yung mga meme coins, mga lodi, pero ito sasabihin ko sa inyo, mag-ingat po kayo, ha. Sa mga coins na lalo na hindi ako, kasi itong mga Rabbit coin, ngayon ko lang narinig to, itong Doge Eat Doge, ngayon ko lang din nakita to, pero marami, kita nyo mga idol, oh, maraming mga coins na nagpa-pump. Sabi ko nga sa inyo, kahit mga walang kwentang coins nagpa-pump sa loob na, sa pag bear market, ay pag bull market na. Pero syempre, mas ang mga magi-stay diyan na medyo tatagal sa position is yung may mga utility tsaka magagandang partnership. Tsaka yung magandang project. Kasi yung mga ganyan na nagpa-pump tulad nito, halimbawa itong Rabbit Coin, ngayong araw, nag-pump siya ng mga 100%. Anytime, pwede bumalik yan doon sa 1% or something, ganun. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung project nila. Mas maganda kung may alam ka, may mga partnership. Kasi pag may mga malalaking partner, hindi sila basta-bastang nagda-drop ng sobra. Diba? So, makakapag-take profit ka pa or something.
Na so ayun, grabe no. Ah, syempre ito sabi dito ni Rober, bull market price target is 288,000. So nalayo pa natin mga lodi. No, medyo malayo pa tayo, nasa dating all-time high tayo. Kasi yung dati kung babalik tayo ng 2021, ang position natin nandito pa lang tayo. Yung kapantay nung all-time high nung 2017, di ba? All-time high nung 2017, tinamaan ng 2021, nung pumantay na siya, umangat pa siya. So ganoon naman yung nangyari ngayon. All-time high nung 2022, napantayan natin ngayon. So parang nandito tayo. So rekta pa yan. So ang pinaka price target nila na ano nila, hula nila is 200 plus o 280,000. Grabe yun mga idol pagka ganun, no? Sobrang taas na nun. Tapos dito, exactly 3 years ago, today Bitcoin reached all-time high 69,000. So nung November 11 mga lodi ng 2021, no, na-reach ng Bitcoin yung all-time high niya na 69,000. Ngayon, ang ma-reach dito, ma-reach natin o na-surpass natin yung dating all-time high na lampasan natin ngayon, nasa 80, pero hindi 82 na, 81.5 pala. No, first time ever mga idol, gravities, grabe na 'to. Kaya nga nasa extreme greed tayo ngayon eh. Mga idol, nasa extreme greed oh. Crypto fear and greed index tops 7 months high as Bitcoin relied 6.15% on November 10 to cross $81,000 at ngayon ay nasa extreme greed tayo. So maraming bumibili. No, kasi pag extreme fear, halos marami nagse-sell diyan, sell out. So dito buy, buy tayo ngayon, buy. No, so tuloy-tuloy sana tayo mga idol, lalo na 'yung mga meme coins natin. Alam niyo ang sa akin ha. Dahil nga nandito tayo, 'di ba? Wala pang ano, kumbaga na November 11 pa lang. No, at nasa ganito na 'yung presyo natin. Marami nagsasabi, "Oy, ano na, shorty na natin 'yan, baka bumagsak na." Pwede. Pwede naman 'yun, mga lodi, may probability na mangyaring mag-drop muna siya ulit bago siya mag-high uli. Pero kasi ang binabasa ko dito mga idol is yung inauguration ni Trump mga lodi, no? January 20, salamat sa nag-correct sa akin. Kasi sabi ko kahapon ata January 2. So January 20 inauguration ni Trump mga lodi, ipoproklama na nab siya ay pang 47 na presidente ng USA mga lodi. At alam niyo naman na ang presidente na si Trump is pro crypto. Ang dami niyang pinangako. At yung pag-upo niya pa lang mga idol. Baka mag-pump na, baka nanib na nangangako, sumusumpa pa lang siya eh. Nakataas pa lang yung kanang kamay niya mga lodi, mag-pump na yung crypto. Tapos syempre, ano ba inaasahan natin doon na magiging catalyst sa crypto? Yung pag-fire niya o pag-alis ni Gary Gensler. No? Kaya nga mas maganda ano eh, mag-resign na si Gary Gensler at mapalitan niya siya ng bago. Kasi once na mangyari 'yon mga idol, hindi lang sa buong crypto, siyempre specific natin sa XRP. Sa XRP once na mangyari 'yon, nako mukhang kikilos kasi kaya nga ngayon tahimik pa lang yung XRP eh. Kasi sa tingin ko wala pa masyado na excite sa kanya. Pero sumasabay naman siya. Sumabay nga siya sa Bitcoin eh, 'di ba? 18%, XRP 17%. Na? Ngayon, ang iniisip ko nito, once na ma-fire si Gary Gensler at mapalitan, doon na yung time to shine ng ano ng XRP. Ano sa tingin nyo, mga idol? Ayun yung sa ano ko diyan eh. Kaya ang bodega ko ngayon XRP. Na? XRP tayo. So, eto sabi dito ng CEO, no, si John Van Eck pala. My basic premise is that ultimately Bitcoin's value will be half of that all the gold outstanding mga lodi, halos kalahati daw, hitting summer around 300k. So yung iba, ang prediction na nung iba nasa dati nasa 180, 150 lang. Ngayon ang prediction na nila nasa 280 to 300 na mga idol. 280,000 to $300,000. No, grabe yan, napakalayo pa natin diyan. Baka sabihin ni iba, late ka na. Wala pa, nag-uumpisa pa lang tayo mga idol. Andito pa lang tayo, paangat pa lang tayo. Mga lods, paangat pa lang, hindi kumbaga
baby pa. Baby pa yung bull ngayon, no? Palaki pa lang, mga lodi. Kaya huwag niyong isipin na nahuhuli na, no? Mga lods, no? Tapos, ito isa pa to. Napakalupit nito, MicroStrategy. Ang laki na ng pinanalo nito, mga lodi. Sabi dito, MicroStrategy Bitcoin portfolio surpasses $20 billion. Return of investment now over 100%. Grabe, the firm has bought BTC 42 times at a dollar cost average 39,000. So bumili sila ng BTC, ang mga average ng BTC na binili nila, ang presyo nasa 39 to 40,000 USDT. Eh ngayon doble na. Nasa 80 na, mga lodi. So kung magkano yung binili nila dati, na doble na ngayon. 'Di ba? Eh syempre hindi naman ano yun, billion-billion din yung ginas nila. So bilyunan din ang profit nila sa loob lang ng ilang taon. Sipin nyo yun, anong asset ang magbibigay sa iyo ng ganong profit? Ilang taon lang, halos yan, laki na nakikitain mo, mga idol, which is Bitcoin lang yun. At hindi pa nare-realize yun ng ibang mga tao, no? Yung mga hindi pa masyadong alam sa crypto. Siyempre, marami nang sabi, napaka-volatile kasi ng Bitcoin para maging asset mo siya, no? Hindi mo siya talaga pwedeng i-hold lang ng anytime. Na kunyari kasi, umabot siya ngayon ng bull market ng 300,000. So inaasahan mo yung pera mo, 300,000 na halaga. Tapos biglang magda-drop dahil magkaka-bear market. So may ipit. So ayun yung sinasabi nila na hindi siya advisable na gawing hold kasi sobrang volatile niya. Pwede mo siyang mabawasan ng talo ka, 'di ba? Kasi syempre hindi mo alam kung kailan yung taas siya kayong baba eh. So ganoon yung sinasabi ng mga ibang mayaman, which is may sense naman, kaya lang syempre kung long-time holder ka naman kasi, pwede mo namang gawin yan. Pwede mo ilagay mo sa stablecoin muna, and then pag bumagsak, sakabili ulit, ganun. May strategy silang ginagawa, lalo na itong si MicroStrategy, kaya nga MicroStrategy. Diba? So, ang lupit, diba, mga idol? Tapos, eto naman, CEO Apple, eto ha. Eto, syempre, CEO to, si Tim Cook. So, nung mga una, hindi naman niya sinasabi na meron siyang Bitcoin, hindi niya ino-open, hindi niya pinagmamayabang na may Bitcoin siya. 'Di ba? Pero ngayon dahil tumataas na yung BTC, oras na para ipamorma. Papamorma ko na 'tong Bitcoin. Ano na ako eh. Pump na eh, kaysa ipamorma ko 'to nang nasa talo, 'di ba? Ba't ko naman ipapamorma 'to nang nasa talo? Sabi dito, Tim Cook shared that he owns Bitcoin and crypto 3 years ago pa. 'Di ba? I've been interested in it for a while and I've been researching it and so forth. I think it's interesting. So ngayon sa tingin ko yung mga may hawak na Bitcoin na mga dating nahihiyang magsabi na pro Bitcoin sila kasi ano to eh, sikat to eh, CEO ng Apple to eh. Hindi naman siya basta-basta magpo-promote ng coins kahit na sabi mong Bitcoin 'yan kasi makaka-apekto 'yun. Pwedeng yung mga investor ng Apple pwede mag-invest sa Bitcoin kasi nagtiwala nga sila kay Tim Cook eh. Kasi Tim Cook nagtiwala sa Bitcoin. So, pwede siyang makapanghatak. Siguro ayun yung iniiwasan niya. Well, ngayon, dahil pataas na yung BTC, parang safe to say na nasabihin niya na meron siyang Bitcoin kasi kahit nagayahin siya ng iba, magpa-profit na yung mga ma-influensya niya siguro, di ba? So, grabe na ngayon ha. Medyo lagi na tayo nakangiti ha. Ilang araw na. Ilang araw na, samantalang nung mga nakaraan, puro nakikita ko yung mga posts ko sa Facebook, all puro visit ha. Puro ano, pula yung portfolio natin ngayon, ano na. Eto na nga, grabe na si Bitcoin, mga low, si Doge, no? Na-flip niya na USDC, check nga natin. Oo nga oh, kita niyo sa market cap, mga lodi, number 6 na si Dogecoin. Diba? Parang mga nakaraan, number 13-15 yan. Ngayon number 6 na flip niya na si USDC, mga idol, ganung kalupit si Doge ngayon, no? Antindi. Sabi ko sa inyo eh, 'di ba? Lagi kong sinasabi. Kaya ako binili yung Doge dahil kay Elon Musk. Nakita niyo naman yung ano, yung epekto ni Elon Musk tas nanalo pa si Trump. 'Di ba? Gravities, mga idol, antindi. Nagdoble na yung ano natin diyan. Nagdoble na. Grabe, hindi ako nagsisi. Ang galing ko sa part na pinili. Kasi dati, parang ano pa eh, naglalabang pa sa akin yan eh. Yung Doge tsaka yung SHIB. Dahil nauna ako nag-profit sa SHIB, parang mas minahal ko yung SHIB eh. Parang mas nagtiwala ako sa kanya. Tapos sinasabi sa akin, bumili ka ng Doge, gagi, yan, okay din yan.
Eh, laging parang pinaglalaban yung Doge tsaka yung SHIB. Sabi nga nila, SHIB, Doge killer yung SHIB eh. So, inisip ko, ang loyalty ko lang dito sa SHIB. Antang ako dati mag-invest eh. Esakto, parang naisip ko, okay naman si Elon Musk, tsaka idol ko kasi Elon Musk eh. So, sige, nakikita ko, once na may ginagawa si Elon Musk, nagpa-pump yung Doge. Eh, parang sakto, pasikat pa lang talaga si Elon. Kasi dati, hindi naman siya ganun ka-icon, iconic. Kasi nga, ang alam lang, hindi, millionaire yan na ganyan. Lalo na nung nasisira yung mga missile niya. Parang walang bumibilib sa kanya nun eh. Na, ano, ay, wala, nag-assess, wala, sira. Mahina si Elon Musk, parang ganun. Tapos nung nagtagumpay na siya, tumaas na yung mga sales niya sa Tesla. Doon siya naging iconic. Tapos naapektuhan yung Doge. Diba? So, tapos naranasan ko pa nung, meron akong Doge yun, onti pa lang. Nung binili niya yung Twitter, grabe, nag 8 pesos from 3 pesos ata yun to 6 pesos to 8 pesos. Sabi ko, la, grabe. Ay, hindi, wala pa pala akong Doge nun. Sabi ko, la, ano, apektuhan po, ma'am. Tapos yung SHIB hindi nag-pump. Sabi ko, anong reason kaya pag magpa-pump yung SHIB? Eh, maraming mga news na lumabas na tungkol sa SHIB. Nagpa-pump din naman. Sabi ko, kaya lang, bihira. Eh, si Elon kasi once na magsalita lang, naapektuhan yung Doge. Sabi ko, bili nga ako nito. Tapos nung bumili ako nun, yun na, nung bumaba after nung binili niya yung Twitter, bumaba din yung Doge eh. After ng mga 8 pesos, bumalik siya sa 3, sa 4, doon na ako bumili ng medyo malaki-laki na yun. Sabi ko, sige na nga, dahil idol kita, bibili ako ng malaki. O yun, bumili ako ng malaki. Tapos yun, di ba? Ang lupit, grabe, sobrang tindi ng buti, bumili ako. Tapos eto na. So eto mga Lodi, ito yung mga update natin sa mga crypto. Halos ngayon, lahat ng mga crypto influencer, puro pump, 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 pump. No? Pump yung mga nakikita nating mga content. Kasi ayun talaga yung nangyayari eh. Wala tayong magagawa eh. Oh. 80,500 mga Lodi, mag-82 na to anytime. Parang kahapon, kakasabi ko lang na mag-70, ay mag-80 na to. Ah, sabi ko. Saan ba yun? Nakalimutan ko na eh. Basta kahapon sabi ko, babalikan niyo yun. May paan na siya rito. Saan ba yun? Basta may sinabi ako nun eh. May paan na siya. O yun. Tapos yun na nga. Ano na. Sinalabay niya na. Nag-80K na. Pero ngayon, anytime pwede na mag-82 yan. Anytime pwede na mag-85 yan. Hindi natin sure, no? Kung mga, it's a matter of when. It's not a matter of if. O, diba? Kumbaga sure na siya. Sure na naaarokin niyo yun, kailan nga lang, no? Huwag lang tayo magmadali. Tapos mga Lodi, eto, dahil nga may mga nangakamba, hindi kasi pag natuloy yung war, o kaya nagtuloy-tuloy pa yung war, maapektuhan pa rin yan, baka bumagsak pa rin. So eto yung mga magagandang parang news ngayon, no? Na sinabi ng China, lalo na yung China na galit din si Trump dito. China says good relation with the United States are in the best interest of both countries. History tells us that the both countries stands to gain from cooperation and lose from confrontation. A China-US relationship with stable, healthy, and sustainable development serves the common interest of the two countries. So parang sa ngayon, wala silang balak. No, wala silang balak magtalo-talo dahil alam nila na pa-bull market na. Mag-profit muna tayo bago tayo mag-away-away. Parang ganun. Sabi nga dito, President Donald Trump says, Russia and China are not enemies. And the United States will get along great with them. So, ayan, mga Lodi. Paano na yan kapag naging ally na ng US yung China? Tapos yung China, binuli yung Philippines. Sino kakampihan ni Kuya Trump? Ni Daddy Trump? Pero hindi magka-ally yan, mga Lodi. Ha? Sinabi lang, it's not enemies. Pero hindi sinabing ally, hindi na sinabing kakampi. Pero hindi ka rin namin kalaban, di ba? Parang ganoon. Hindi ka namin kalaban, pero hindi ka rin namin kakampi. Huwag mong gagalawin yung bunsong kapatid ko na Pilipin, sabi ni Trump, di ba? So, parang ganoon. So, sa ngayon, sa tingin ko, maganda yung future natin hanggang next year. Walang medyo major na makakaapekto para bumagsak yung market. Sa tingin ko lang, ha? So, ngayon, puro dahil na lang pasan na natin yung mga puro red days natin, yung mga nakaraang buwan, nakaraang taon, andito na tayo. No? Andito na tayo, mag-i-start na tayo ng paglipad, mga idol. No? Magkakaroon man tayo ng mga stumble, magkakaroon man tayo ng mga maliliit na volatility, pero along the road, pataas, mga Lodi, is talagang uptrend tayo. No? Pataas yan, no? Bababa ng konti ng ganyan, pero makaka-recover agad. So, ganun lang yan, mga idol, no?
Kaya habang nagda-drop siya, ayun yung chance nyo para magbodega. Diba? Nyari, magpapump siya ng 85, babalik ng 81, 82. Chance yun para magbodega. Para lipad ulit. Tapos umabot ng 89, bumaba ng 85. Chance yun para magbodega. Tapos ganun. Ganun ang kung naniniwala ka sa bull market, mga idol, ganun ang diskarte. Pero kung may doubt ka pa rin, kahit hanggang ngayon, may doubt ka pa rin, problema mo na yun. Diba? Kumbaga, magtatanong ka, paano ba kumita sa crypto? Eh, sinasabi na nga sa'yo, hindi ka nakikinig, wala kang tiwala, hindi ganun. Diba? So, ganun lang mga idol. Ha? So, check na natin yung ating mga coins ng ating Axie. So, SLP natin. 0.18. O, ayan ha, nakaka-recover na. AXS natin. 300 na ba ito ulit? 326. Wow. 326. Sum nga natin to. So, last Monday, ano lang siya? 250.53. So, nagpump na siya ng 24%, mga idol. Malupit. RON coins natin. Ito, may hawak din tayong RON. 300 yung RON ko eh. Tama ba? 300, 200. 90 pesos ang ating RON. Yung RON ko sa BitGet ha, pero may RON din ako sa Ronin Wallet eh. So, ayan, 90 pesos po. No, pixel natin. Bali. Pixel. Oy, medyo 12 pesos na. Wow! So, kung ano ka, so, kung nagtiwala ka sa pixel, nung naabot niya yung all-time low niya, na halos 6 pesos nung August 5. August lang to. So, kita natin yan. Nasama sa news natin yan. August 5, bumaba siya ng 5.96 pesos. Diba? Kung hindi ka natakot, nagtiwala ka, ilang buwan pa lang ang nakakalipas, doble na yung perang nilagay mo. Diba? Kung naglagay ka ng 50,000, 100,000 na ngayon. Ganun. Diba? So, yung 50,000, halos $1,000 yun. O kung naglagay ka sa pixel nung 6 pesos, $2,000 na, 100,000 plus na, mga idol. Grabe, no? Ganun-ganun lang, ilang buwan lang, saan ka makakita ng ganun? Sa crypto lang, mga load yan, tindi. So, puntahan na natin yung ating mga comment, mga idol.